Ayan, at nakakatuwa naman, friendships. Tignan nyo naman ang tanim kong kalamansi. Napakarami na niyang bunga. Ang dami ko ngayong na-harvest. Diba nakakatuwa? Pag nakita mo yung pananim na maraming bunga, saya-saya. Uminom tayo palagi ng kalamansi dahil mabuti ito sa ating kalusugan. Nagpapalakas ito ng ating resistensya. Nagpapapayat kung ikaw ay gustong pumayat. At nagpapaganda ng ating kutis. Nagpapalakas ng ating mga buto. At syempre, pinapalakas nito ang ating lungs. Kung tayo ay may sipon o may ubo, uminom lang ng kalamansi. Mabisa din po itong panggamot, mga friendships. Ang sarap-sarap talaga ng kalamansi juice. Napakayami. Kaya ako nagtanim ng kalamansi dahil paborito po ang kalamansi juice. Mabuti ito sa ating kalusugan. Marami siyang health benefits. At yung dahon niya, napakabango. Gustong-gusto ko talaga. Alam nyo ba na nakita nung kapitbahay namin yung mga bunga ng kalamansi ko? Ala, at sumugod sila ng umaga at ng hingi ng bunga. At syempre, hindi naman ako madamot. Binigyan ko sina Madam. Sina Madam Marites, Madam Marisol, binigyan ko sila ng bunga ng kalamansi ko. Hindi naman ako madamot. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. At sumunod na araw, tulog pa ako. Ay may tumatawag na sa bahay namin at sabi manghihingi daw ng bunga ng kalamansi. Ano ba yan? At binigyan ko, syempre hindi ako madamot. Ay isang linggong ganun na pabalik-balik sina Madam Marisol at Madam Marites. At ang nung sumunod, naghanda na ako talaga ng buto ng kalamansi. At sabi ko, ito muna ang kunin niyo yung mga buto at itanim niyo muna sa bakuran niyo para makabuhay din kayo ng kalamansi at hindi na kayo hingi ng hingi sa puno ng kalamansi ko dahil wala na. Mauubos na ang bunga nito. Diba? Pinagtatanim ko rin yung dalawa kaysa hingi ng hingi. Ayan, magtanim. Huwag hingi-hingi. Hindi naman kasi ako madamot, pero sobra. Kaya binigyan ko sila ng buto ng kalamansi. Ang saya-saya. Ang saya-saya, no?